nagbabalik at nagbibigay pa rin ng good vibes at syempre usapang pagpapaganda dito sa Usapang P sa Bagong Gising. Muli, ako po si Shwell Martinez. Kasama pa rin po natin ang atin pong mga doktor. Oo, lahat sila doktor. Oo, si Doc Faye, si Ma'am Cindy at saka si Dr. Winlove Mojica. Hello, good morning. Good morning. Ayan. Magandang umaga uli. Oo, Doc Winlove, meron po mga pahabol na mga questions. Si Ma'am Cindy po, meron po siyang tanong tungkol dun sa urgent question. Oh, urgent. Para sa mga katulad naming nasa prime of our lives. Oh, hindi naman gosh. uso noon yan eh, nung mga kabataan namin. So, katulad ko na napakahilig magbilad ng hindi pala ako nag-sunscreen at mahilig talaga akong magpaitim at gustong-gusto kong lumalabas sa beach ng ayan, yung critical time na yan dahil masarap sa balat eh, sa tip, yung parang warmth of the sun. Yung warmth, tsaka minsan yung medyo masarap parang na golden, pupuls. Golden night sugar. Tsaka gustong-gusto ko yung kulay. So, pag ganyan na hindi ako madalas sumunod sa ganyan, rule na dapat may suntan lotion, may remedyo pa ba? Well, ang masasabi ko, it's always better for prevention than cure. Because there's cumulative damage, no? Ibig sabihin, naiipon yung damage. Ngayon, kapag nagko-cure na tayo, definitely, mas mahal yan. Tapos, yung results will not be as good as kung nag-prevent ka. So, always start young when protecting your skin. And does not have to be expensive. Hindi kailangan na mahal na procedure. Just proper sun correction. As young as 5 years old or even when you're a baby. Kasi yung iba, talagang nasasanay sila na may mga family trip sila, going out of the sun, ganyan. So, hindi naman natin sinabi na magkulong tayo sa bahay. You can still enjoy these activities, outdoor activities, but practice correct sun protection. So, aside from sunscreen, kailangan din tayong masanay magsombrero, mag-umbrella. Ideally, dapat naka-long sleeves pero hindi practical dahil tropical country sobrang tayo. Inip. So, avoid lang din yung critical time period na mataas yung trick na trick yung UV rays ng araw. No? Again, that's from 10 to 2 or dahil tropical country tayo, pwedeng 9 to 3 to 4. Eh, hey, naku. Buong araw ka na nasa loob. Hey, Shirelle, may tanong dito, di ba? Opo, meron po nga tanong about glutathione, di ba? Glutathione. Kasi, di ba usong-uso yan yan? Ako, tayo pa naman din. Ang hilig, basta may paputing produkto, ang hilig kagatin yan ng mga kababayan natin. Ganyan kasi ang concept ng beauty dito sa Philippines, no? Mas maputi ka, mas maganda ka, mas parang acceptable ka sa nakararami. Pero itong glutathione, especially yung IV, yung ini-inject, nauso yan dahil kasi parang may whitening effects. Pero meron ng FDA warning yan since 2011 na there are no approved scientific studies na pwedeng gamitin ng glutathione para sa pagpapaputi. Pero pwede mo siyang gamitin as adjunct therapy para sa mga taong nag-undergo ng cisplatin chemotherapy. Ibig sabihin yung mga nagki-chemotherapy for cancer, pwede siya as antioxidant. Pero as whitening agent, wala. So very alarming yan dahil kasi pag nakita mo ngayon sa Facebook, maraming mga threads na mga nagsasaksak ng IV. So, pero may oral form din ng glutathione, di ba? Yes, meron ding oral. For some time, siguro a few years back, mas sikat ang oral. Di ba? Nabibili mo siya. Actually, baligtad. Parang mas nauna yung IV tapos bigla lang nalang nagkaroon ng oral. Because of the FDA. FDA warning. Ngayon naman, ang one of the things na kailangan din natin maisip about these mga establishments is karaniwan hindi doktor or parang hindi properly trained yung mga nag-administer nitong mga gamot na to. No? At the same time, hindi natin alam kung yung quality ng gamot, FDA approved ba yung binibigay nila ng gamot. Tapos number 3, yung sterility o yung kalinisan nung administer ng gamot. Kasi pwede kang mag-infect. Imagine mo, diretso yun talaga sa bloodstream mo. So, pwede kang magkaroon ng infection, Hepa B, and theoretically, pwede kang magkaroon ng HIV kung nagre-reuse ng needle. So, hindi natin alam. So, dapat as a public service, maging maingat tayo sa mga ganitong promotions or establishments. So, Dr. Winlove, ano ba yung
dapat na hinahanap ng mga tao kapag sila ay pumunta sa mga malls o pumunta sa mga ospital at gusto sana ng dermatological na treatment or okay. services. So, clarification, hindi rin naman ibig sabihin na nasa mall ka, hindi ka legitimate. Marami rin tayong mga legitimate experts na nasa malls kasi nandun na mga tao. So parang business venture yan eh. So, important, dapat malaman natin na board certified ang isang doktor. Underwent proper training. Anong ibig sabihin ng board certified? Well, for the Philippine Dermatological Society, ibig sabihin nito, pag board certified ka, nag-residency training, ibig sabihin, hindi lang parang isa, dalawa, o tatlong buwan ka nag-aral. At least tatlong taon sa isang malaking facility, sa isang ospital talaga. Accredited training institution. Accredited training institution. Usually, may nakikita naman po yan na parang certificate naka-post. Oo, pero hindi... Marami na kasing mga pakulo din ngayon na board certified. So, siguro... Hindi mo alam kung anong board ang nag-certify sa kanila. Kasi pwedeng tiki-tiki board or ano. Pwede kasi... pwede talaga. Pwede yung nangyayari ninyo. Hindi lang sa derma. So, kailangan maging mapanuri rin ng mga tao. Kasi minsan, papasok tayo, meron tayong concept na gusto kong maging ganito kaganda o makorrect itong... problema ko sa balat or kahit saan man. Tapos paglabas natin, mas malala pa yung nangyari sa atin na komplikasyon, tumabingi ang muka, nasunog. So, isang magandang way ng pag-iingat is kailangan mag-inquire ka talaga na sino ba yung mga nagpo-provide nitong mga services na ito. Parang din sa OB, di ba? Oo. Ay, naku, ibig na ako magbanggit ng mga, pero baka... Matanggal ako sa show, kaya hindi na ako. Kaya tahimik lang ako in terms of accreditations and certifications kasi napakarami talagang fly-by-night. Plus, ang dami na kasing specialty ng medical subspecialty na hindi lang derma na nagve-venture into the beauty business. Correct. Kasi surgery. Surgery itself, yung mga cosmetic surgery, plastic surgery, may mga distinctions kasi kung depende sa kung anong gusto mong ipagawa, anong klaseng pagpapaganda ang gusto mo. So pwedeng ang ENT, pwede rin silang diba? Kasi, kunyari, retoke ng ilong, retoke ng baba, magpapalagay ka ng cheek filler. Pagka humpak yung mukha mo, gusto mong patabain ng konti, gusto mong lagyan ng cheekbones or something, diba? Even contour ng mukha. Correct. Pwede. Para baguhin talaga. So, may tinatawag na reconstructive. Paano mo ba i-differentiate, Dr. Winlove, yung reconstructive sa cosmetic? Ah, okay. Kasi yung cosmetic, cosmetic talaga ang training nila, no? Ako, wala naman akong personal against those doctors. Kasi these procedures, parang, these are medical procedures. Pero I think it's the labeling. Going to dermatology, ang usual kasi na iniisip ng tao, pag sinabing, very controversial eh. Pag sinabi mong dermatologist ka, para sa akin, dapat undergo ka, hindi lang cosmetic training. Kasi yun ang concept ng tao, pag dermatologist, cosmetic ka agad yun. Hindi po, kasi marami pang ibang mga sakit sa balat na inaaral ang isang tunay na dermatologist. Ngayon, pag sinabi mo na dermatologist ka, pero cosmetic lang yung alam mo, oo, marami kang nami-miss out eh. So, pwede mong tawagin na lang yung sarili mo na cosmetic doctor. Kaso yung iba gusto nila, tawagin silang dermatologist without the proper training. Also like, yun din problem din ng ibang mga subspecialties. Actually, there's a thin line eh. Marami talagang pwede nang gumawa ng cosmetic procedures ngayon. Even non-doctors. Non-doctors! Yes. Kasi they're very easy to do. Relatively easy kung malakas ang loob mo. At saka yung return ng pera, malaki. Alam nyo bang... Hindi ko lang alam kung dito sa Pilipinas meron din, ha? Pero abroad, di ba, you go on a cruise, yes. And there are doctors, some are trained doctors, but they are generalists, mga GP, tinetrain lang sila paano mag-inject ng botox. At saka fillers. Mm-hmm. Tapos, yun lang yung gagawin ng mga nagpupunta doon sa cruise na yun, magpapaganda lang sila. Huh? Hindi ko lang alam kung uso na rin yan dito sa Pilipinas, kung meron na tayong ganyan. Marami tayong mga doktor na lumalabas. So, okay lang naman yun, kasi as long as walang complication yung ginawa nila, very ethical yung paggawa nila, para sa akin, okay lang yun. I think, it's how you label yourself. So, you label yourself as a cosmetic doctor, not as a dermatologist. Kasi pag dermatologist,
marami pa yung mga pathological na inaral. So, pag sabi mong sa dermatologist ka, tapos hindi ka nag-aral nun, unfair eh. Kasi iba, oo, kasi parang cosmetics just one part of dermatology. Doc Winlove, meron po sa akin nag-text. Ang tanong naman niya, isa po sa mga basic problems ay yung tigyawat. Tigyawat. Okay. Lalo na sa atin, di ba, parang magbago ng konti, magkakaroon ka ng breakout. Nagbago ng konti yung weather. Hormones, alam mo na mga babae. So, ang tigyawat, karaniwan yan talaga during the teenage years. Kasi yan yung predilection time niyan, ano. Nangyayari yan, ito lang isang gusto kong i-correct, hindi dahil madumi ang paligid natin. Usually, sinasabi yan sa commercial na deep-seated dirt. Pero hindi yan totoo. Dahil ang tigyawat, hindi siya nabubuo dahil may napuntang dumi sa mukha natin. Ang tigyawat ay cause ng one, kusang nagbabara yung balat natin, yung mga pores. Tapos number two, maraming oil. Number three, may bacteria na nakatira talaga sa balat natin na pag dumami yung oil, tapos nagbara yung balat natin, matutuwa siya, magpo-proliferate siya, dadami siya, magkukos siya ngayon ng inflammatory substances o yung mga substances na magkukos ng pamamaga ng hair follicle. So, yun na, magtitigyawat. So, sa mga sinabi ko, walang dumi. So, hindi totoo na dahil sumakay ka ng jeep or nausukan ka. Hindi yun totoo. So, paano ma-prevent po ito? Kasi kunyari, yung iba sinasabi nila ay, naku, for example, ang parents ko talagang tigyawatin sila. Okay. Naku, magiging ganun din ba ako? Actually, malaki ang factor ng genetics. So, kung tigyawatin talaga kayo sa pamilya mo, expect mo talaga na titigyawatin ka. Kami sa family namin, hindi kami tigyawatin. So, di ba oily skin, dry skin? Dahil ano yan? Yung kasi namamana yun, di ba? Oo, namamana yun. At the same time, kapag stress ka, nagbabago yung hormones mo, that can affect the production of oil. No? So, karaniwan, nakikita mo rin yung tigyawat. Pag may exam, pag magkakaroon ng menses. Pagpuyat. Any form of stress can actually worsen or induce the proliferation of pimples. So, ano po ang solusyon? So, one, ang solusyon, kung genetic, wala talagang solusyon. Kung namana mo, naman, oo. Pag namana mo, hindi ka maganda. Sorry na lang. Merong mga iba, merong mga, ano, over the counter na gamot. Yung iba, nadadala si, kumbaga, very mild lang yung tigyawat nila. Nagagamot noon, ng mga gamot na yun, ano? May mga gamot na may laman na salicylic acid, mga keratolytic, so yung pampatanggal ng bara. Usually, nabibili yan sa over-the-counter. Walang prescription. Hindi kailangan ng prescription. May mga facial wash na ganyan. Unfortunately, hindi lahat tayo mag-respond to that. Kumbaga, it will have some form of improvement, pero hindi maximal yung effect. So, dahil iba-iba ang balat natin, I would really recommend you go to a doctor. Kasi yung tigyawat, hindi lang yan isang cause eh. Pwedeng sa lalaki, meron siyang iniinom na gamot na pampalaki ng katawan, yung mga steroids. Pwede steroid-induced acne. Sa mga babae naman, pwede nga yung PCOS, yung Polycystic Ovarian Syndrome. Acne o yung pagtitigyawat ay isang sintomas noon. So, hindi malalaman yun ng isang ordinaryong tao o pasyente on his own. So, kailangan talaga kumonsulta sa doktor. Tapos, maraming gamot sa tigyawat. Depende kung ano ang gusto ng pasyente, kung anong acceptable sa kanya, kung ano ang mahapte, at kung ano ang kaya niyang itolerate. So, hindi ibig sabihin na nag-work yun para sa kaklase mo. Posible na automatic mag-work yun. Minsan pa nga, lalong nakakasama. Kasi hindi kayo pareho ng skin type. Okay, so, ang best pa rin talaga, kumonsulta sa doktor and huwag niyong puputukin yung tigyawat. Hindi po yan bubble wrap. Kasi pag pinutok mo yung tigyawat, ang pangit ng pagpeklat nun. So, uuka yun. So, hindi maganda siya putukin. Oo, nako, sa nag-text sa salamat po. Okay, ito na po, balik po tayo sa tanong ni Ma'am Cindy kanina. Eh, di ba yung sinasabi niya na tungkol doon sa umayon lang sa ganda. Ano yun? Umasal?
umasa o umarte ka ayon lang sa iyong kaganda. Tapos ito, diba may mga kanta pa ng humanap ka ng pangit? Oo, diba? Medyo cultural na po parang, ito eh, no? Ganyan pag- parang ina-assume mo, meron ka ng batayan kung ano ang maganda at pangit kapag sinabi mong humanap ka ng pangit. Diba meron nga tayong ano, pagka, uy, may ipapakilala ko sa'yo. Kunyari, may irereto sa iyong babae. Maganda ba yan? Yun agad ang tanong. Maganda ba yan? Ang sagot mo ay kung hindi... Mabait siya. Oo, mabait siya. At saka ano ha, source of bakit insecurity ganun, diba? Talaga. Diba? Marami na naapektuhan yung pagpa-function nila kasi dami lang insecurities with how they look. Mm-hmm. I think kasi malaking factor talaga yung external appearance kasi yan yung mabilis at madali na i-judge ng isang tao. Unang tingin mo pa lang, alam mo na kung maganda siya o hindi. Tapos usually, na-associate na yun na pag maganda ka, mabait ka, mabuti kang tao. Magkakadikit yun. Ay, totoo naman yan, di ba? Tingnan mo, you can actually get away with a lot of crimes if you look good. Alam naman natin yan eh. Kahit siguro sa mga, isipin natin, sa eskwela. Sino ba yung mga, di ba nakakalusot na nagpapalit sa klase, siguro malamang yan kung gwapo yan o maganda. Hindi yan masyadong pagagalitan ni teacher. Nagkakaroon ng special treatment. Oo. Eh, hindi ganun. Pero may ganun tayong, ilang ganun. Ano di ba, conception or misconception. Mm-hmm. Pero napapansin ko yan eh. Kapag mas may itsura ka, parang mas may sense of entitlement or mas madali mong makuha ang mga bagay na gusto mo. Sabihin mo nang parehas kayo ng talento, parehas kayo ng capability, pero kapag may dagdag na mas magandang itsura ng isa, plus factor na agad yon, hindi mo naman ikakatwa yon. I'm sure naramdaman na natin yon at one point in time. Whether tayo yung, o kung maganda ka, hindi mo mararamdaman yon. Kasi it comes naturally na nakukuha mo yung mga gusto mo. Ako kasi, hindi ko lang, yung ibang mga listeners natin, kung hindi sila familiar sa akin, ang ganda-ganda po kasi ng kulay ko. Parehas po kami ni Professor Cindy. Mahilig po kami yumakap sa rays ng sunshine. Ang it has been actually an issue with me kasi nga, hindi nga ako pinanganak na maputi. So, hindi naman talaga ako maputi, di ba? It's an issue with me na hindi ako maputi. Kasi I grew up really loving my color. So, nung lumabas na ako, doon ko na lang nakitang, ba't ayaw mong paputin? Ako naman, bakit ko naman gusto ginagawin yun? Ganyan nga rin. Hindi ako maputi, pero in-embrace ko ang kulay ko. Kaya instead of wanting to be whiter, ay lalo akong palaging nasa araw kasi same. Ang aking mga peg doon ay si Isabel Lopez. Sino pa ba yung si ano, meron tayong mga magagandang mga artista, yung pinakamagandang hayop sa balat ng lupa. Glorious. Techi Agbayani. Hindi naman sila maputi ba si Techi? Morena rin. Si Gloria Diaz, pero 'di ba? Hindi sila white na mga Pilipino. Hindi sila mestisang babae. So sabi ko kahit na morena ka, maganda ka. So, hindi ko, sigurado ko eh, hindi, imagine ang height ko ay 4'11 and 3/4. Ang puti-puti ko in my imagination. At kulot ang buhok ko. Ang concession ko na lang ay nagparipanda ko ng buhok. Diba pagka tinignan mo doon sa ating mga ninuno, doon ako sa Aita, hindi ako doon sa Malay looking. Hindi naman. Yung type ko ng ano. Tapos, yung issue ko nga with beauty sa Miss Universe, Let us say, for example, yung mga fini-field nating contestants. Yes. Hindi mananalo yung mga native-looking. Sabihin na natin yung totoo. Yung mga, di ba, pag exotic tayo, pag lumalakad tayo along Manila area, may mga foreigners, sabihin natin, bakit gandang-ganda sila sa ganyang klase? Yung native ang itsura at exotic, which is usually a woman who is short, not necessarily fat, pero Asian na Asian yung ano, medyo kulot, di ba? So, dark-skinned, flat ang nose. Ayun naman eh, di ba? Yun ang itsura ng karaniwang Pilipino. Pero hindi mo siya pwedeng pasalihin sa beauty contest. Kasi screening pa lang, bagsak na yan. Tapos ang nakikita kong mga pumapasok, may mga, hindi mo naman pwedeng sabing hindi Pilipino kasi may dugong Pilipino. Pero malamang hindi siya puro. Meron na siyang halong Western blood, usually American or European, German. Diba? Ma'am Faye, depende din kung anong pageant. Kung sa mga Miss World,
yan. Ano yan? Ang peg ko ay bitter. Napaghahalata ba? Yung mga Miss World, yung mga talagang mistisahin, yan ang fini-feel natin pag Miss World. Pero pag tinignan mo Miss Universe, ang ano niyan is exotic. The, parang the real Asian Filipina na matangkad, balintinitan, mahaba ang leeg. Yun. So, depende din eh. Kasi kung Miss International, iba medyo din. Iba din, mistisa, medyo sinchi. So, hindi ibig sabihin na, kunyari, ang Miss World ay mas mababang kalibre kaysa sa Miss International, kasi sa mababang kalibre kaysa sa Miss Universe, kundi iba-iba ang criteria ng kagandahan. Correct. So, ang mas popular lang talaga sa Filipinos ay Miss Universe. Kasi Universe yun. Wala bang Miss Galaxy? Wala. O, pag napansin nyo nga ngayon, so katulad nung sinabi ko kanina with regards to beauty, nagbabago siya through time. Before sa Miss Universe, parang kailangan soft features. Ngayon, makikita mo yung mga kandidata natin, meron ng abs. So, nagbabago yung concept ng beauty. And with regards to being mestiza as beautiful, meron na rin ngayon ng mga campaign na parang loving yourself as you are. So, nakikita na yun ng mga tao na imposible naman na maging ganyan ako kasi hindi ako talaga ganyan eh. Unless i-photoshop mo ako. So, parang merong campaign ngayon na parang celebrating the uniqueness in you. So, yan na yung nauuso na ngayon compared ng mga 80s tayo na talagang ito yung standard of beauty. We have to remember also na yan ay part ng ating colonial baggage, di ba? Yung colonization project na yan. Kasama kasi dyan talaga yung pagdidiin sa mga taong kinocolonize na mas angat yung colonizer at yung colonized ay mababa. So, in all aspects, di ba, kami ang maganda, kayo ay hindi. Kami ang mataas, maputi, matangos ang ilong, kayo, hindi yan ang standards ng beauty. And we have to remember this. Sana marirecognize natin. Kasi minana natin to through advertising media, yung sa mga movies, kung ano yung glorified na images ng beauty. Nakukuha natin. Kaya talaga meron tayong automatic na response na, uy, maputi. Or, uy, matangkad, matangos ang ilong. And then negative agad. And di ba, yung key to overcoming that is that recognition natin na ito ay pamana sa atin at hindi natin ito kailangan laging i-affirm na yan lang ang tamang ganda, na may tamang standards ng beauty. Maraming standards ng beauty at hindi natin kailangan mag-adhere doon. At sana ay hindi hierarchical ang pagtingin na parang, uy, ikaw 10 ka, ikaw 1 ka. Okay. Sana hindi tayo makulong sa ganong klase ng pagtingin. O kaya mas maganda ka sa akin, mas mapalad ka, mas ganyan. Kung ano man yung mga ganyang klase ng pagtingin and biases na din. Hopefully, sabi nga, may maraming ang campaign, sabi nga ni Dr. Winlove, na ano din tayo, makisama tayo kasi tayo naman yung makakakontrol din sa sarili natin at sa pag-iisip natin. If I may just add, regarding to yung, anong tawag dito, yung colonization. Yung beauty, depende, hindi rin lang yan all about the external. Kasi, kailangan mo rin yan, marunong ka rin makasalamuha sa tao, your communication, and your positive outlook in life. And that also makes people beautiful. So, you also have to consider that when you are talking about beauty. So, pag sinabi na umayon ka sa umarte ka o umasal ka ayon sa ganda, wag nating isipin lang na panlabas na ganda. Kasi, pwede ka naman talagang mag-demand eh, na parang gusto ko to, kahit na hindi ako physically parang beautiful with your standard, kumbaga, I deserve this. Know your rights. Oh, know your rights, your uniqueness. Yung sinasabi nila, yung attraction ng isang tao, usually, minutes lang yan, yung physical attraction. Eventually, after another few rounds of conversation with the person, yes. Pag lumabas ang personality, sasabihin sa ibang mga pag-aaral, aba, gumaganda nga itong taong to. Hindi dahil sa physical na kaanyuan, kundi sa how a person carries himself or herself, yung tingin niya sa sarili niya. Kung ang tingin niya sa sarili niya ay maganda siya, lalabas at lalabas sa mga pananalita niya at sa iba pa niyang pagkilos. Kaya nga, ikaw na nakikinig, maganda ka, claim it. Diba? Claim it na maganda ka. Maganda tayo lahat, diba? Oo. Isang tip lang ha, every morning, regardless of how I feel and how I think I look, kada umaga yan,
pagbangon ko sa umaga, tumitingin talaga ako sa sarili ko. At sinasabi ko sa sarili ko, maganda ko. Tumawa kayo at umiti kayo at tawanan niyo ako hanggang gusto niyo. Pero nakakadagdag na sinasabihan ko yung sarili ko na maganda ko. Kasi kung hindi ako naniniwalang maganda ako, ay bay, paano ko mapapaniwala ang ibang tao na maganda ako, di ba? Oo. So, kung ikaw ako din mismo, hindi. Maniwala sa sarili. And with that, maraming salamat po. Overtime na tayo. Sana po. Dami pa natin. Pero, napakaganda. Oo, mag-request na lang po kayo ng part 2. maraming salamat po, of course, Doc Faye, Ma'am Cindy, and of course, Dr. Winlove. Salamat din. Thank you for having me. Maraming salamat, Dr. Winlove. Okay. Napakarami naming natutunan ngayon. Thank you, Ma'am Faye. Thank you, Ma'am Cindy. Yes. So, every Friday po, Usapang P, na segment po natin dito sa Bagong Gising. Okay? So, wag po hinga alas. Susunod na po ang ating mga balita sa Bangon Balita ngayon. Dito po rin po sa programa natin, ano? Bagong Gising sa TZUP 1602. Kasali ka!